magpaprosper ako, pero yung kapalit nun ay talagang puro puno ng talitang kabalisahan ng buhay ko, ay mas nanaisin ko pa nagiging normal yung pamumuhay na kung saan ay masaya po ako sa buhay. Kahit wala yung mga material na mga bagay, pero meron naman akong Panginoon na kung saan ay magbibigay ng tinatag contentment sa buhay ko. Isa pong story sa Bible, sa Luke chapter 5, nakikita po natin, tingnan po natin itong hayat po natin kung ano sinasabi sa Lucas chapter 5. Doon sa mga tinatag toiling po natin na ginagawa pa natin, pagsusumika po natin. Yung talagang grabe po yung pagpapagal na ginagawa natin, na kung saan ay makikita po natin yung epekto na kung saan hindi po tayo sasamahan ng Panginoon kung wala pong Panginoon. Sabi nito, Luke chapter 5 beginning verse 1, minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsisiksikan na napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka na sa baybayin, nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lampad at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hindi niya narito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos siyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lampad upang manghuli. Tingnan po natin ang sabi rin sa verse 5. Sumagot si Simon, Guru, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nanghuli. We are toiling overnight, sabi niya, magdamag po kaming nanghuli, ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang lampad. Ganun ang ginawa nila at nakahuli sila na napakaraming isda at halos mapungit ang kanilang mga lampad. Kinaway nila kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita yun ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako isang makasalanan. Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Ngayon din sila Santiago at Juan, ng mga anak ni Zebedeo, at mga kasusyon ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip ng mga isdang iyong huli yun. Nang may tabi nilang bangka, sa pangpang-iniwan nilang lahat, at sumunod kay Jesus. Dito mo sa ating binasa, makikita po natin na kung saan ay sinasabi po rito ni Pedro na kung saan, Lord, sabi niya, magdamag po kami ng huli, we're toiling overnight. Sabi niya, but to no avail, sabi niya, wala po kong naam kami ng huli, kahit isang maliit na isla. Pero makikita po natin dito na kung saan ay lahat po ng pagsusumikap natin, sabi niya, we have toiled all the night. This was the statement representing everything that man does without God's presence and God's presence and without the word of God in our lives ay talagang grabe. Lahat po ng ating toiling na ginagawa, lahat po ng pagsusumikap na ginagawa po natin, kung wala po yung pagsama ng Diyos, kung wala yung kanyang presence, ay talagang ay wala pong magagandang resulta na mangyayari po sa ating buhay. Or I would say na pwede pong merong resulta dahil tama nga naman kung tayo pa ay magsusumikap at gagawin po natin lahat sa buhay po natin na kaparaanan upang tayo po ay magprosper, tayo po ay masenso, tayo po ay magiging successful, ay pwede naman pong mangyari. Pero kung wala yun doon yung presensya ng Diyos, kung wala doon yung pagsama ng Diyos, ang sabi ng Proverbs ay marami pong mga kabalisahan yung kasunod nun. So only din yung papapala na galing sa Panginoon, yung papapala na kung saan ay magkakaroon po tayo ng tinatawag kapayapaan, magkakaroon po tayo ng tinatawag contentment sa buhay pag yung papapala ay galing po sa Panginoon at hindi sa pamamagitan ng pagsusumikap natin. Kasi palagi pong yung ginagawa natin pag hindi kasama ang Diyos ay talagang nagdudulot po ng tinatawag maraming kontekto sa buhay po natin. So dito po sa ating passage na binasa ay makikita po natin na kung saan ay ang rason nga po kung bakit ay sabi na yung sinabi ni Pedro na, Lord, magdamag po kaming ng huli, pero we have told all the night. Pero sabi niya, wala po kaming nahuli.
Nagdama po kami ng huli, pero wala kami nahuli kahit isang katiting o isang maliit na isda. Pero dahil sa sinabi nyo, ano, ay gagawin po namin yung instruction mo, gagawin po namin yung sinasabi nyo. So, meaning, yung una pong sitwasyon ng kanilang buhay, nung wala pa po ang Panginoon, ay grabe po yung kanilang toiling, grabe po yung kanilang, alam nyo yung sabi niya, magdamag po kami ng huli, pero wala kami ng huli. Meaning, kung wala po doon yung tinatampag sa amin ng Diyos, kung tayo pa igagawa ng mga bagay na kung saan ay wala po yung instruction, yung salita ng Diyos, ano, at yung kanyang presensya, ay sasabihin ko po na kung saan ay talagang napakahirap ng buhay kung wala yung pagsama ng Diyos. Kasi sabi niya, kanyang mga salita sa John chapter 15, apart from me, you can do nothing. Only then, nung mga time na to, ano, kasi, can you imagine itong sina Pedro na to, ano, sina Pedro ay, alam mo yun, yung nanghuli sila, magdamag silang nag-toining, magdamag silang nanghuli, pero wala silang nanghuli, and doon sila sa babae, ano, inaayos sila yung mga lambat nila. Siguro iniisip nila, ano, na kung saan, ay talagang, alam mo yun, kung may ginagawa po tayo, tapos, yung mga bagay na ginagawa natin, ano, yung result ay, pag wala po talagang nangyari, pag wala talagang, alam mo yun, wala tayong, walang nangyari dun sa mga ginagawa natin, ay talagang nakaka-prostrate po. Maaring sila Pedro po ay, inaayos po nila yung kanyang mga lambat ay they're prostrated lalo sa epekto ng ginawa nila na talagang result na wala po silang nahuli. And dumating yung Panginoon and siya po ay nangaral, no? Pinagkalin po sila ng mga tao na kung saan nakikinig na kanyang mga salita. And nandoon sila Pedro, ano, at hiniling ng Panginoon na kung saan ay hiramin yung bangka ni Pedro at siya po ay sumakay doon sa bangka at siya po ay nangaral, no? Doon sa mga tao, sa gilid ng baybayin. At pagkatapos sinabi niya kay Pedro na muli sila pumalaot at ihulog yung lambat. Dito nga po sinabi ni Pedro na kung saan, Lord, magtamag po kami ng huli, nagpagod at wala kami ng huli. Pero dahil sa sinabi niyo, yung instruction niyo, yung mga salita niyo, na sinasabi niyo nga po na kami bumalik doon, pumalaot kami, ay gagawin po namin, Panginoon. At alam niyo po, after na ginawa po nila na kung saan ay nagpalo po sila doon sa instruction ng Panginoon, sumunod po sila doon sa mga salita ng Diyos na sinasabi ng Panginoon, ay nagkaroon po ng matinding miracle, ano, na kung saan ang sabi ng Bible ay halos lumubog po yung kanilang mga bangka. Ano, dalawa po yung pinamumula ng blessings na galing sa Panginoon, net breaking and boat sinking. Pag nakaranas ka ng tinatag pagpapala ng Panginoon, yung tinatawag pagpapala na to ay talagang matindi po yung epekto kasi magkakaroon po ng tinatawag net breaking input sinking. Alam mo yung net breaking na sabi doon, halos magkansisira yung kanilang mga lambat dahil sa dami ng huli. And hindi lang yun epekto. Dahil sa dami ng kanilang huli, halos lumubog na yung bangka. Sa buhay po natin, kung gusto po natin na kung saan ay maranasan po natin yung tinatawag net breaking and boat sinking ng mga pagpapala. Nang sinasabi ng Proverbs, yung pagpapala na galing sa Panginoon ay kayamanan na walang dulot ng kabalisahan ay isang bagay lang po yung dapat gagawin po natin. Matuto po tayo na kung saan ay patuloy na lumapit sa presensya ng Panginoon. Matuto po tayo na kung saan ay makinig po doon sa tinatawag mga salita ng Diyos, yung kanyang mga instruction sa mga buhay po natin. Tandaan po natin ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Siya po yung source, siya po yung may-ari ng isda, mga isda. Ano? Kung minsan ay nagkakaroon ng problema na kung ang ating kaisipan ay isda, ano, ay talagang sasabihin ko na kung saan ay pag-isda lang yung focus natin, ay talagang palagi po tayong kulang yung mga bagay na kung isda yung focus natin. Sa halip, instead na yung hanapin natin yung isda, hanapin po natin yung may-ari ng isda. Magkaiba po yun, yung isda at yung may-ari ng mga isda. Kasi kung pupunta po tayo sa pinaka-source, yung may-ari ng mga isda, ay naniniwala pa ako, mas matindi po yung epekto nun. Bago pa ako magwaka sa aking topic kayo na tinuturo ko po sa inyo patungkol sa tinatawag tunay na prosperity, the true prosperity that comes from God. Yung tunay na prosperity po ay ang pinagmumulan po nito ang Diyos ay gusto ko po yung dalhin sa isang story. Dito pa ako magtatapos. Meron pong isang
binata, no, kung saan nililigawan po nito, nito yung isang dalaga, no? Yung dalaga naman po na to ay meron po siyang affection doon sa binata na to, siguro dahil guwapo yung binata na to at nagkaroon siya din siya ng interest. Sabi din sabi, nagkaroon siya po sila ng tinatawag ugnayan, nagkaroon po sila ng mutual understanding. Yung part po ng tinatawag ng proseso is itong binata na to ay pinakilala nung dalaga na to doon sa tatay. But unfortunately, ito yung pinapakilala na nung dalaga yung tatay na to na kung saan yung binata na yun ay yung tatay po nung dalaga na to is diskumpiyado, ano, hindi po siya alam mo yun, hindi po siya palagay yung kanyang loob doon sa tinatawag binata na to. Gusto niyang subukan, i-testing kung yung tinatawag pagmamahal ng binata na to doon sa kanyang anak, talagang genuine. Ang ginawa ng tatay na to ay sabi niya doon sa kanyang sa binata na yun, gusto kong patunayan kung hanggang saan yung pag-ibig mo sa aking anak, ano, sa pamamagitan ng isang pagsubok. So sabi naman ng binata, opo, gusto ko kahit ano pong pagsubok na ipagawa niyo po sa akin, papatunayan ko na talagang iniibig ko ang anak ko. Sabi ng tatay ay ganito yung challenge, ano, ganito yung pagsubok na ibibigay ko sa iyo. Sa loob ng isang linggo ay huwag kang kakain. So fasting, ano. And alam niyo po, dahil dun sa pagmamahal nung binata na to dun sa tinatawag sa anak nung tatay na yun, ano, dun sa dalaga na yun, pagmamahal nung binata na to ay he accepted the challenge. Ano, tinanggap po niya yung challenge. Ako, sa isang linggo po, 1 week, wala po siyang kain. Ano, dun sa tinatawag pagsubok na yun. And sa loob ng isang linggo na yun, ang ginawa po lang ng tatay, pagkatapos ng isang linggo, ipapareport na niya yung binata na yun kasi mayroon siyang final test na gagawin. At yung final test pa na yun ay itong tatay pala na to nung dalaga ay gumawa po siya ng lugaw, napakasarap na lugaw, arroz caldo, alam mo yun, yung special na arroz caldo, na kung saan ay talagang special yung pagkaluto po niya, ang dami pong bawang, sahog, ano, na kung saan ay talagang grabe yung mga laman-laman ng manok, mga karne, na kung saan inilagay niya, sahog, upang maging masarap at special po yung kanyang tinatag arroz caldo, lugaw na ginawa po niya, ano. And pinareport po niya yung binata. Sabi, ang sabi niya is, mag-report ka na kasi ito yung final test na gagawin ko sa iyo, yung final na pagsubok. Yung talagang genuine yung pag-ibig mo sa anak ko. At yung ginawa ng tatay, kumuha siya ng isang upuan, mahabang upuan, pinaupo niya yung kanyang anak at doon sa dulo, ano, yung kanyang anak. At doon sa dulo naman ay nilagay niya yung isang kalderong lugaw na kung saan ay talagang special na ginawa po niya. At ang sabi niya doon sa binata, sa pagkakataon na to, gusto ko mamili ka, sabi nung tatay, yung anak ko or yung lugaw. And sa pagkakataon po na yung binata na to, ay talagang grabe na po yung kanyang struggle. Can you imagine, isang linggo kang walang kain. Talagang grabe ang tingin niya, ay talagang umiikot na yung paligid niya, no, dahil din sa tinatang gutom po niya. Nakita niya yung arroz caldo, yung lugaw, talagang napaka-special, napaka-bango, dahil nga talagang special yung pagkaluto ng tatay. Ang sabi ng tatay, sige, mamili ka ngayon, yung lugaw o yung anak ko. But unfortunately, yung pinili po nung binata niya, dahil doon sa kanyang tinatawag, sa kanyang nanghihina na po siya, talagang grabe po yung struggle niya. Sa halip ang kanyang pinili po ay nakakalungkot po kasi ang kanyang pinili sa pagkakataon na yun is yung tinatawag lugaw, ano. Tinira niyo po yung lugaw. And sabi ng tatay, ngayon napatunayan ko na yung pag-ibig mo sa akin, anak, ay talagang hindi talagang genuine. Ano, kasi kaya mo siyang ipagpalit dun sa lugaw. Pero sabi ng tatay, isang matinding salita yung binitawa po ng tatay. Kung sabi ng tatay, ano, pero kung nagiging maalam ka lang, kung nagiging wise ka lang, sabi niya dun sa decision na ginawa mo. Ano, sabi ng tatay, sa halip ang ginawa mo, pinili mo yung aking anak, ano, kaysa sa doon sa tinatawag sa lugaw, ay talagang sabi nung tatay ay nagiging maganda sana yung decision na ginawa mo kasi kung pinili mo yung anak ko, siya yung may-ari ng lugaw. At dahil siya yung may-ari ng lugaw, natural yung lugaw ay alam nung may-ari na kung saan yun yung kinakailangan mo. Ay talagang intended para sa yun. Kaya yun yung niluto yung lugaw na yun ay para sa yun, intended para sa yun. Kasi
kailangan mo yun kasi isang linggo ka nga walang kain. Pero nakakalungkot kasi sabi ng tatay, yung pinili mo is na yung may-ari ng lugaw, ang pinili mo is yung lugaw. Kaya yung naging problema ay alkansado ka, yung problema mo is talagang hindi ka nagiging wise dun sa decision na ginawa mo. No, maraming mga tao po na kung saan ay nakakalungkot po na kung saan yung mga pagpapala kaya hindi po natin matanggap sa buhay natin, hindi po natin ma-attain yung mga pagpapala kasi kung minsan po yung ginagawa natin ay ang ginagawa po natin ay pinipili po natin instead na yung may-ari ng mga bagay sa mundong ito, yung may-ari ng lahat ng mga pagpapala, yung source ng lahat ng bagay, walang ibang Diyos, ay pinipili po natin mas pinipili po natin piliin yung mga material na mga bagay, yung mga bagay na kung saan ay alam mo yun, katulad ng istorya, mga lugaw lang, ano, na kung saan yung mga lugaw na to ay siguro for the meantime magsasatisfy sa atin, ano, sa isang banda ay talagang marilip po tayo doon sa tinatawag mga needs natin, mga pangangailangan natin doon sa mga gusto natin mangyari. Pero pansamantala lang yun, ano? After nun ay talagang andun na naman yung problema, andun na naman yung tinatawag cycle na kung saan ay talagang mga hindi na naman po tayo babalik na naman tayo sa tinatawag needs, mga needs natin, ano? Kasi nga walang satisfaction doon. Yung makakapagbigay lang ng contentment, makakapagbigay lang ng tunay na pagpapala sa mga buhay po natin ay walang iba po kung hindi ang Diyos. Siya po yung may-ari ng lahat ng bagay. He is Jehovah Jireh. And sabi ng Bible, Philippians 4:19, sabi na po sa Pablo, and my God shall supply. Ano? Alam niyo po, napakahalaga na yung supply po natin ay maglalast sa lifetime po sa mga buhay po natin. Ay hindi yung mga bagay na kung saan ay pag mga lugaw-lugaw lang po ay meron pong hangganan yun, meron pong tinatawag expiration po yun, ano? Pero kung ang Diyos po ang pinagmula ng mga blessing natin, masasabi ko po na hindi po mauubusan tayo. Yung prinsipo lang ng sinasabi ng Bible para maatin natin, makuha natin yung mga pagpapala, seek ye first the kingdom of God, His righteousness, in all these things shall be added unto you. Napakahalaga po na yung mga toiling na ginagawa po natin, pagsusumika po natin. Attached po yun doon sa kalooban ng Diyos, doon sa kanyang mga nais, doon sa kanyang instructions, sa kanyang mga salita, ano, sa kanyang tinatawag pagsama po sa mga buhay po natin. Naniniwala ko kung yun po yung magiging prinsipyo na gagawin po natin. Unahin po natin ang kalooban ng Diyos, yung kanyang mga salita, yung kanyang instruction na sasabihin niya sa atin sa mga bagay na gagawa natin para masunod natin yung kalooban niya. Naniniwala po ako, yung pagpapala ay talagang mararanasan po natin sa ating buhay. And yung mga pagpapala na galing sa Panginoon na bigay po niya sa atin ay walang anumang halong sabi ng Proverbs, ano, ng kawikaan na binasa natin, ay walang anumang halong kabalisahan, ano, na darating po sa ating mga buhay. Kaya sa umaga pong ito, maraming salamat, ano, na kung saan ay atin pong natalaka yung tunay na tinatawag pinagbumula ng mga pagpapala ay walang iba pong hindi ang Panginoon. Siya po yung source ng lahat ng bagay. Matutupo tayong magdepende, magtiwala, at lumapit, ano, at makinig sa kanyang mga salita, sa kanyang mga instruction araw-araw upang makita po natin kung ano yung kalooban niya sa kanya, sa ating mga buhay. At naniwala pa ako, ano, tayo po ay pagpapalain ng Diyos ayon sa kanyang layon, sa kanyang nais para sa ating mga buhay. Kaya sa umagang ito, maraming salamat sa ating pag-aaral. May nakuha po tayo, kung kayo po ay napapala, ano, sa ating topic, sa ating pinag-aaral po sa umagang ito, hindi ko po sa inyo na kayo pa yung mag-like, mag-share, and at the same time po mag-subscribe and pakihit na rin po ng notification bell upang ma-update kayo sa mga susunod na mga videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito pang inyong likod si Pastor Randy Balakit ang iwan ng magsang mapagpalang umaga sa inyo pong lahat.